Hey, what's up mga master? Good afternoon. This is OTG Vlog. Welcome back to me. So, matagal akong hindi nakapag ng video. So, yung aking ECQ serye ay tapos na. I decided to make videos again. This time, Indo serye. Yes, Indo serye kasi today is August 8. Around 1 PM, so as I'm doing this video, tomorrow ang aking flight, no, lilipad ako papuntang Indonesia. Siguro masasabi ko na another journey of my life, so isa to sa medyo matagal kong hinintay. ECQ serye ko, ilang videos lang yun. I thank God dahil yung aking video ay yung aking quarantine serye ay napatuon sa aking family. Na-spend ko yung aking quarantine life with my family, my kids and my wife. Foods, playtime, movies, and also the most important of all, yung aming family prayer. Kakasama kami araw-araw sa bahay. We make a point na aside from everyday na nagro-rosary kami every 6 PM para sa petition namin to heal the world. Thanks God. I feel na talagang nag-heal na rin naman kahit paano. Tapos yun yung aming once a week na family prayer. So thankful ako kasi yung buong quarantine times ko or namin, talagang blessed na blessed kami. So hindi kami kagaya ng mga nakikita ko sa social media, mga nagre-reklamo, nagmumura sa pamahalaan, sa government. Yung iba nagugutom, nagkakasakit. So nakakalungkot, pero thanks God hindi namin na experience yun until this moment. In fact, na blessed pa rin ako dahil yung isa sa inihintay kong opportunity, big opportunity para sa akin ay tomorrow magaganap na yun. So ayun, I thank God na talagang blessed na blessed yung aming quarantine times with my family. Even though wala ako and my wife, wala kaming kulirang anak buhay, but still we managed to fulfill our needs. In God's graces, maraming mga tumutulong sa amin, maraming nilalapit si Lord sa amin para magbigay ng tulong, tapos mga supplies, hindi kami nagkukulang. In fact, kahit papano nakakapag tulong pa sa ibang kamag-anak na may needs din sa maliit na maliit naming kakayanan. So this time, I am opening a brand new serye for my vlog. So this is OTG Vlog, and watch out for my Indo serye. So Indo serye. So tomorrow I'm going to Indonesia. Magtatrabaho ko ron. Hindi ko alam kung 1 year or 2 years. So but initially I have 1 year contract there. So samahan nyo ako na i-video ko yung mga precious moments ko doon or yung mga daily activities na pwede kong
lecture with my co-workers. Meron akong mga datinghang ng kakilala, mga friends na makakasama doon. So, tingnan natin kung ano yung pwede naming maging ano ron. Kumbaga, pupunta ako ron to trying to make inspiration dito sa mga makakapanood na itong video na to, mga OFW na tinuturing nating bayani, buhay na bayani, no? So shout out sa mga buhay na bayani o OFW. So sana masubaybayan niyo yung aking Indo serye na gagawin. And yun, aside from giving inspirations, sa mga kasamahan ko ron, gagawa ako ng way ko siguro kung paano namin ma-overcome ang naka-abang na katakot-takot na homesickness, no? So yun, i-overcome natin yun doon. So gagawa tayo ng mga mapagpapalibangan with my co-workers, with my friends. Ayun, so dyan lang kayo, dito lang ako. I mean, pupunta ako doon lang ako. Kita-kits tayo. Sana masubaybayan nyo yung aking Indo serye this time, okay? So, okay, please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Utige Vlog. And ayun, so kita-kits tayo, okay? Okay, mga master, so nagpapaki ako ngayon ng aking bagahe to make sure na walang makakalimutan. So yan. Okay, so this is my bagahe. Ito ang isang side, yung mga gamit ko. So this side kung mga nagpadala sa akin. So may mga kakilala kasi tayo na dadatnan doon. Yung iba kahit hindi kakilala, nakisuyo. So para siyempre, ganyan naman tayo mga Pinoy, no, pakisamahan. So, yung mga may na-miss na gamit or yung mga needs nila ron na hindi nila alam noong una, na ngayon lang nila na-realize na kailangan nila doon, pinadadala. May mga ilan akong hindi napagbigyan, pero I hope na naintindihan nila. So, ang ginawa ko para may mas marami akong mapagbigyan, puro mga small things lang. Of course, for my boss, syempre, may nakisuyo sa atin si boss. Ayan. Tapos, may dala rin akong mga comfort foods for me kasi pagdating namin doon, meron kaming quarantine hotel, so maka-quarantine kami doon for 14 days. So maka-quarantine kami doon for 14 days. So base doon sa mga nauna na, baka daw hindi maging magustuhan yung mga food sa hotel kasi nakapack lunch yata doon 3 times a day, although sufficient naman yung supplies, kaya lang baka daw malibago sa syempre iba ang foods nila ron. So nagdala ako ng mga pang quarantine foods ko. Yun, so I am all set actually. So ay naset na, nagawa ko na lahat ng kailangan kong gawin.
And thanks God, lumabas na rin yung result ng aking swab test sa Manila. So, negative. Meron na rin tayong DOH health certificate. Travel pass from the municipal mayor. So, yun. Lahat ng necessary documents ko, okay na. Passport. And, yun, meron lang kaming aasikasuhin dun sa OEC kasi may yung aming OEC ay nag-expired na, so kailangan makapunta kami ng mas maaga sa airport. So, dogabi pa naman yung flight namin, pero okay lang. Mas maganda na yung maghintay kami ron mas maaga. Okay? So, yeah. So yun, nag-print na rin ako ng sticker para sa aking bagahe. Ganyan tayo mga Pinoy. So, naglalagay tayo ng mga palatandaan sa bagahe natin. Of course, ito yan. Hand-carry ko na lang ito. This is my favorite gadget para sa cellphone ko. Yung aking gamepad. Para pag nasa campo or nasa accommodation ako. Makapag-ibang. So, yan muna kayo at see you later.